gumulo po yung pamilya po namin eh. Nagkaroon kami ng relasyon ng stepfather ko. Sa isang bahay po kami nagsama-sama. Oh no! So nung malaman ng mother mo na karelasyon mo yung boyfriend niya, anong ginawa niya? Ako lang po yung binugbog niya. Bakit siya lang ang binugbog mo? Bakit nila ako niloko? Nagalit din po ako. Tao lang din po ako. Ba't ganon? Hindi ka pa nang kontento kay Nanay Ivy? Eh, yung anak niya, pinatos mo. Napamahal na rin po kasi ako, sir. Kay Eden? Opo. Tinanggap ko na nga lahat na sakit eh. Niloloko na lang lahat eh. Ay, grabe mo masaktan. Pero ilan natin ko hindi mo masaktan. Bakit ako palagi? Ngayon gusto mo magkabati na kayo ng mama mo at tulungan ka sa pag-aaral. At yan ay galit tungkol. Karapatan niya ba na humingi ng suporta din sa nanay? Yes sir, definitely po. Yes sir, pwede siya magdemanda ng support kung wala talaga at all. Mr. Martinez, sir, 1,000 kay nanay, 1,000 sa'yo. Sige po sir. Okay, Monday night kami po mag-aaral sa barangay para magkaroon ng pirmahan, okay? Apa, apa. Then, kamusta ka naman ngayon matapos mong makausap itong nanay mo tsaka yung ex-boyfriend mo and stepfather mo nung na-ere kayo kay Sir Rafi Tulfo last time? Hindi na po nag-usap. Bakit? Sabi niya, ayaw niya na rin ako makita tsaka makausap. Kalimutan ko na siya ng nanay ko siya kasi nga pinatulfo ko na daw siya. Hindi rin siya nagsustento after nung ma... Hindi po. Tulfo. Kasi ano, parang baka sabihin kasi mukha po kung pera kung... Ano, gusto mo pag nagpa-rapitulpo ka, gusto mo bibigay agad pera, mukha ka na bang pera, humunin siya. Ano yung pakiramdam mo na parang itinakwil ka na ng nanay mo? Masakit po, pero sabi ko, matagal ko nang ramdam wala akong magulang, kahit na nandyan ka, kasi never kong nananay kita. Kamusta ba bilang nanay mo? Maano siya sa pagkain. Sa pagkain, walang problema. Sa attention, pagmamahal talaga, hindi niya nabigay. Yun lang po yung luho na gusto ko, hindi po material. Mahirap po. Ewan ko ba't po mahirap sa kanya, ibigay sa akin yun. Hindi ko po alam sa kanya. Sa kapatid ko po, mahal na mahal niya. Pero sa akin po, hindi po talaga. Ano ba yung ginagawa sa'yo ng nanay mo? Wala lang. Ako po kasi, ako yung naglalabas sa amin, ako yung naglilinis, pinapakita ko na kahit nagkamali ako, nabuntis ako. Binabalik ko sa kanya. Kaso mo po, ani, wala talaga. Kailan ba nagsimula yung ganitong trato sa'yo ng nanay mo? Dati pa po, nag-aaral pa lang po ako, grade 6 ako. Gusto ko po siya yung umatin sa graduation ko. Pero hindi po siya umatin, si Lola po. Yun lang naman po yung gusto ko, umatin lang siya sa graduation ko. Kasi kahit hindi po siya nagparal sa akin. Kasi proud po ako sa kanya nun eh. Kasi nanay ko siya eh. Nandiyan na yung nanay ko eh. Hindi niya na ako iiwan uli, pero hindi po. Before ba iniwan ka niya? Opo, 1 year old and 5 months po. Tapos? Bumalik po siya 2014, 12 years old po ako. Doon ka tuwan-tuwa talaga? Opo, doon po ako naramdaman ko na hindi niya na ako iiwan. Sa tingin mo, ano yung dahilan kung bakit ganito yung trato sa'yo ng nanay mo? Hindi ko po alam eh. Kasi ang sabi niya lang sa akin, gawa ako sa kasalanan. Bakit? Kasi rename siya ni Papa. Tapos ayaw niya nung nagbubuntis siya sa akin, ayaw niya sa akin. Yung papa mo, nasa ano? Sa ano po, Aklan po. May ibang asawa na. Hindi po. Since birth din po. Pareha sila. For 17 years, sino ang nag-alaga sa iyo? Lola ko po. Okay. Tatlo po kami. Tatlo ko kami iniwan ni mama ni papa. Tinaguyod po kami ng lola ko sa hanap buhay ng gulay. Bakit umabot sa punto na binoyfriend mo yung stepdad mo? Kasi po yung ano, yung the time na parang naghahanap ako ng ano, kalinga ng pagmamahal. Yung gusto ko maan sa magulang ko. Parang sa kanya ko po natuon. Ganun po. Kailan nagsimula yun? March po ata. 2020. Pag may mabuti akong nagagawa sa bahay, like paglalaba, ganun. Parang lagi yung pinipuri, ganun po. Bibilang kami ng milk tea, pag ano, pag malinis yung bahay. Eh, sa akin po kasi, alam po ni mama na masipag ako sa bahay. Hindi ko po hinahayaan na marumi yung bahay namin. Yan po. Gano'n nagtagal yung relationship nyo? Ilang months din po eh. Tinago nyo yung kay mama? Opo.
Gusto ko lang po sabihin, pero yung parang pag sinabi ko, ako pa rin yung masasaktan. Hanggang sa, nga po yun, inamin ko na po, ako pa din po yung binugbog. May nangyari sa inyo ni Sir Mark? Opo, meron. Nagsisisi naman po ko eh. Pero yung, kasi yung nararamdaman kong galit ko sa mama ko, dun ko yung parang, sabi ko, parang gusto ko po gumante, ganun. Para mapansin mo ko, ganun. Pero hindi pala, kahit na magkamali ka, kakalimutan ka pa din. Ang ano po nila is, ako daw po yung nagpapaikot. Ang sabi ko po sa kanila, matatanda na kayo, hindi ko kayo papaikutin. Sino ang unang nagbigay ng motibo? Si Kuya Mac. Parang pag palagi yung pinapagalitan ni Mama, parang dun yung palagi niya akong na-comfort nung kasi parang may iba akong nararamdaman. Pero umiiwas po ako nun. Pero nung palagi akong minumura ni Mama, dun ko na po inano yung parang gusto ko talagang gumante. Ano yun, nagsisex lang kayo without label? Opo, nag-ano lang po kami. Hindi ka ba nahihiya nun? Kasi nahihiya po. Ano sinasabi ni Sir Mark habang ginagawa niyo yun? Wala po. Hindi rin po ako makatulog nun. Gusto ko na din po magsabi. Pag sinabi ko, hindi talaga ako papaniwalaan. Pag hindi ko kaya sabihin sa iba, sinasaktan ko yung sarili ko. Ba't mo pinasok yung ganitong sitwasyon? Ano ko lang kasi, gusto ko mapansin ni Mama. Kaso, ayun kasi, kahit gumawa ko ng mali, ng sorry ako sa unang pagkakataon, sabi niya sa akin, kalimutan mo na ako. Wala ka ng nanay. Tanggap ko po. Sanay na. Sanay ka na. Natumayo sa sarili kong pa. Na kahit wala sila. Nung nahuli ka ni Mama, nakarelasyon mo itong si Mark, ano yung una niyong ginawa? Minura niyo po. Miyak siya nun. Nag-post ako. Sabi ko, bakit na ugali mo, maghiwalay na tayo. Meron po ano nun, screenshot nun. Tapos, linayo niya po yung lalaki. Pag-uwi nila, doon niya na ako sinaktan. Pinagtulungan ako nila ng kapatid ni Kuya Mark. Hinila niya po ako. Gusto niya, punta kami ng barangay. Hinila niya ako. Ayoko po sumama. Ganun po. Tapos, inawakan ako dito ni Mama. Sinisigawin niya ako. Malandi ka, pokpok ka, kantika. Sobrang lakas po kasi dinig ng mama. Ang pangat doon kay Mama, yung sex video namin. Oo nga po, na-delete. Pero pinanood niya po sa katrabaho niya. Ba't pumayag ka? Na-i-record yung sarili niyo habang nagsisex? Hindi pa ako pumayag. Siya po yung pumilit. Sabi niya, kumahal mo ako, magpapabito ka, ganun-ganun. Tapos nakita ni Mama, pinagkalat niya doon sa katrabaho niya. Ngayon ba ay nagsisisi ka sa ginawa mong pangangabit dito sa stepdad mo? Opo, nagsisisi ako. Pero hindi ko na rin po kasi mababalik yun. Itong anak mo nasaan? Nasa papa niya po, sa Quezon City. Hiwalay ba kayo? Opo, since buntis pa ako ng 1 month, di pa ako nakasama. Alam po nila yan. Nagsusustento siya? Opo. Pero nung sinasabi ni Mama na siya yung gumagastos sa anak ko, mali po yun. Magtatrabaho po ako, 3 months pa lang anak ko. Kasambahay po dun sa Paco. Sa ngayon, paano tumatakbo yung buhay mo na, kumbaga, wala ka ng nanay, tinakwil ka na? Yun, mahirap po. Pero nasanay na po kasi ako nang wala siya eh. Lahat na ng trabaho, papasukin ko, basta mabuhay lang ako. Ganun po. Sa ngayon, ayaw mo na talaga muna makipag-ayos kay Mama. Okay ka na sa magbibigay lang siya ng sustento sa'yo? Kaya ang ano niya naman po sa akin is, tinakwil niya na talaga ako simula nung nalaman niya nga. Yun, kahit ano pong ayos na mag-sorry ako, magpakumbaba ako, hindi pa rin pa ako mapapatawad. Kaya hindi niya man po ako mapatawad. Magdadasal naman po ako. Ano yung aral na natutunan mo dito sa nangyari? Na mali po yung papansin lang ako ni Mama, mali pala yun. Mali yung ginawa ko. Kala ko sa bandang huli, pilihan ako ni Mama pag nalaman niya, hindi pala. O pala sasaktan niya. Sa ngayon, ano yung plano mo sa buhay mo after nito? Magtatrabaho po. Pagka nangupa na po, kukunin ko na po yung uli yung anak ko. Kasi ayoko po kasing malayo yung baby ko. Baka din matumulad din sa akin na magkaroon ng sama na loob sa nanay. Ano na lang yung mensahe mo dito kay Mama mo? Sorry, Ma. Alam ko hindi mo ako mapapatawad. Sobrang laki ng pagkakamali ko. Pero sana balang araw, mapatawad mo ako. Hindi pa sa ngayon. Nadating din yung araw.
So sa ngayon, willing makipag-ayos itong nanay mo sa iyo, magbibigay siya ng sustento gaya ng napag-usapan kay Sir Rafi. Pupunta tayo ng barangay ngayon doon sa nai kasi nandoon sila para makaharap mo itong si Mark and syempre si nanay mo. Sige. Okay. Pag-uusapin tong dalawa para magkaayos. Kasi nung una, nagkausap na kami dahil wala pa si Nene. Nagkasundo naman kami ng tatlong ito na hihiwalayan ni stepfather ito para ito makapamuhay naman ng maayos. At willing naman kami tumulong sa psychological para lang mawala na yung trauma na nangyari sa'yo. Tutulong kami. Andiyan naman ang mga health officers natin. Pag-uusap po nila kay Sir Rafi noon is kumbaga maghahati sila sa 2,000 na sustento dito sa mga bata. Kasi hindi lang naman po siya yung anak ni ma'am. Tanong lang po, bakit yung tatay niya ever since po hindi nagbigay sa amin, miski piso? Sa part na yon, wala nang kwenta si Papa. Dadagdagan mo pa. Na alam mo, ikaw yung nandyan. Pero hindi po kami sinusuportahan. Hindi pa ba suporta sa'yo na binaling ko sa anak mo? Yung ano, not to the point na ipapahiya mo ko ng ganito? Na alam mo na kahit baby si Sky, nagtatrabaho ako. Hindi ko inasa sa'yo. Sinasok nga kita ng trabaho sa kaibigan ko. Ang dami mo reklamo. Yung kaibigan ko, syempre, natural. Katulong, magtatrabaho ka. Yung kaibigan ko, amo, pero ang dami mo pa rin reklamo. Nakakarating sa akin, ako nahihiya sa ginagawa mo. Ano? Palagi akong pumapasok. Anong madaming reklamo doon? Tinatanong kita, nakipag-usap ako sa'yo. Ang sabi ko sa'yo, anong gusto mo? Hindi ako magtatrabaho, aalagaan ko si Sky. Ano, anong gusto mo? Diba, ilang beses ko sinabi yun sa'yo? Diba sinasabi mo nang patapos ka na mag-alaga ng anak mo? O pipilit ka alam mo pa sa'yo Eden, si Sky? Huwag mong pangunahan ng nanay. Iba, nanay ka na rin. Huwag mong pangunahan ng nanay. Kung ano yung ano, kung alam mo yung ginagawa mo sa akin, minamanipula mo yung kilos ko, na agad mo naman pinangungunahan. Kasi, pagkatapos na ito, isang linggo, babalik na naman sa dati. Ano na naman dati? Ganto na lang, willing naman yata siya na magsustento din ng 1,000. Yung pinag-usapan nyo kay Sir Rafi Tulpo, yun na lang natin ang ano natin para matapos na to. Willing po kami magsustento. Ang sa akin lang po, kasi ang nangyayari, ako yung magulang, pero bawat kilos ko, alam na alam nila. Ang gusto ko po mangyari, magtatrabaho na lang po ako, tututok ako sa trabaho. Huwag na nila po kong pakikialaman. So di maggawa tayo ng kasunduan na gano'n dito? Ako, ang payong pananakit po sa akin, hindi na ako bata. Palagi mo akong sasaktan. Bakit? Ang bata ba? Pag ano? Bakit? Sobra ka magsalita. Masyado ka magsalita. 17 years old na sinasabi mo, pero yung pag-ano mo, parang hindi ka 17. Bugbugin mo nga ako, alam na alam nila yan. Ayaw kitang paalisin sa bahay. Anong ginawa mo? Anong nagbasag mo? Ka ng jealousy. Yung tangke pa, binuksan mo ng sobrang bukas na bukas. Ayaw mo akong paalisin ng bahay. Eh, paano kung sumabog tayo? Nag-iisip ka ba? Hindi atin yun. Anong gusto mo? Mag-happy family tayo? Hindi doon, nag-uusap tayo eh. Most of the mothers naman, priority ang kanilang anak. Pero sa ngayon, sino ang mas matimbang sa'yo? Itong lalaki mo o yung mga anak mo? Kaya ko silang bitawan pareho sa nangyari sa akin eh. Pwede ba sabihin kung sarili ko na lang? Bakit siya kasama mo? Kung sarili mo? Nakipag-usap na po kasi ako sa kanya eh. Na after nito, pupokus na lang ako sa trabaho ko kasi ayoko na madikit sa kanila. Maghiwalay na kayo? Parang ganun na rin. Kasi hahanapin ko yung sarili ko eh. Sa nangyaring ganito, sobrang nakakahiya po. Ang dami ko pong kaibigan, natataas na tao din po yung iba. Kaya sabi ko sa kanila, hahanapin ko yung sarili ko. Sana masaya ka na sa ginawa mo. Sana maging successful kang anak ang dating ng araw. Alam ko hindi mo na ako kailangan kasi hindi mo gagawin to kung kailangan mo ko eh. Hindi mo magagawa sa isang ina to. Ina ka na rin. So sa ngayon po ma'am, ano po yung plan nyo?
Magsusustento po ako. Tapos wag na nila po akong pakialaman. Yung relationship niya ni Sir Mark. Ba't po siya? Wag na nila kung ano, kung saan siya, bahala siya. Basta ako sa sarili ko na lang po. Ikaw, Sir Mark, kasi parang ikaw ang naging punot dulo na pag-aaway ng nilang mag-ina kasi nakipagtali ka dito sa stepdaughter mo. Bakit mo ginawa yun? Napamahal na lang din po. Pero alam mo ba yung dahilan ng bata kaya siya nakipagrelasyon sa'yo ay dahil gusto lang niya makagante dito sa nanay? Opo, ganun po yung naiisip ko. Bakit ka pumayag? Nagmamahalan na rin po kasi ganun naman. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo kasi mag-ina yung tinuhog mo? Hindi po, nakipagwalay na rin po ako dito nung pagkakataon na yun. Ano tumatakbo sa isip mo nung ginagalaw mo silang dalawa? I mean, parang weird, di ba? Hindi makatakot. Nagsisisi ka ba sa ginawa mo? Opo, sisisi po. Sa ngayon, sino ang ano sa'yo, mas matimbang sa'yo? Parang wala na lang po muna. Tatanungin kita, bakit ako palagi mo binubugbog? Kasi matigas ang ulo mo. Matigas yung ulo sa pagkakamali. Ako lagi. Hindi ka marunong magpakumbaba. Kung sigaw-sigawan mo. Nakailan, sorry ako sa'yo. Maglalaba ka. Sabi mo, hindi mo matatanggapin, sorry ko. Kasi ako nagbuhay. Dahil anak mo lang ako. At saka, ma'am, isipin mo, iyang kinakasama mo ngayon, babalikan mo pa. Nakipagtalik na sa anak mo. Parang, isipin mo sarili mo. Di ba? Pwede na nga daw akong ano, naribulto sa luneta. Mahal mo ba nanay mo? Mahal ko nanay ko. Sabi niya kalimutan ko na siya. Ako hindi buo ang pagkatao ko. Alam mo yan. Hindi sinabi ni Mama Lina kung sino ang tatay ko. Pero ikaw buong buo ang pagkatao mo. Never kong inano ang nanay ko. Paano buo? Sige nga, hindi ko wala. Kilala mo. Kilala mo ang tatay mo. Ako wala akong kilala about sa tatay ko. Masyado ka kasi puro ano, pag-inadvise ang kanagawa. Wala akong diba? Hinihingi sa'yo. Bata pa lang, nagtrabaho na siya. Ilan taong ka nagtrabaho? Grade 7 po ako nun. Sa kakilala din niya po. Pero yung sa video, ma'am, kasi yun din, isa rin concern namin. Kasi grabe yung trauma dito sa bata, no sex video. Pinanood mo sa katrabaho mo? Nanay ako, di ba? Ang dami kong outlet, ipapanood ko yun. At pinagtakpan ko nga kung sinong babae neto eh. Hindi ko sinasabing anak ko. Kasi masakit yun. Parang punyal yun. Nakatarak sa dibdib ko. Mabuti na nga lang ibang tao eh. Di hiniwalayan ko na wala nang issue. Yung sa'yo, nakadikit ng nakadikit. Isipin mo naman, tsaka bakit mo ibo-voice out through nationwide about sex video? Sinong pinahiya mo? Sarili mo. At sinabi ko ako, binura nyo nga, pero pinalat nyo naman. Pero kung ikakalat, wala akong kinakalat. Ba't buong barangay alam? Ba't ba binibidyo? Kaya nga, bay. Ba't ba binibidyo? Kahit nga, yung ano dun eh, kakilala kong tanong, tinanong ako bakit eh, oh. Diba kanino wala malalaman ano? Nun? Sir, bakit nyo binidyo yung pagsas**s nyo yung dalawa? Hindi na nahihiya sa akin. Ang pagdinagan niya mo, kayo na nga gumawa ng mali. Nakailang beses akong sorry sa'yo. Sorry is not enough! Nanghingi ako ng tawad. Sino ba palagi mong sinasaktan? Di ba ako? Man ko ka, kay kuya. Kumbaga, if ever na magkaroon ulit sila ng relasyon, what would be possibility po na mangyayari dito sa kanya? Sigurado na to. Kulungan na, babagsakan mo. At saka ikaw, yung pagtatalik, sagrado yan eh. Hindi mo dapat kinukunan yan. Paano nga yan? Kung nag-leak out, kawawa babae. Tayo na mga lalaki, makakapal ang mukha natin eh. Pero yung mga babae, may bawsi tayo, alalahanin mo. Violence against women and children. Kapag ka ikaw ay may inargabyadong babae, diretso ka na sa kulungan. Magbago ka na. Pero ikaw, ma'am, bilang ina, may chance ba na kumbaga bumalik kayo sa dating maayos na family? Opo. Paghilumin nyo lang po muna ako sa ngayon. Kasi magiging ipokrita po ako kung sasabihin kong ngayon ay okay na. Dito naman kay Sir Mark, ano yung mensahe mo sa kanya? Sana wag mo na ulitin yung pagkakamaling to kasi nakakahiya. Sakit, nakakatapak ng pagkababae. Kung ano man yun na nagawa ko, lahat yan pinagsisihan ko na. Hindi ko na inuulitin. Sorry din sa nangyari kahit na ano, sobrang napahiyaan tayo. Sorry. Alam ko hindi mo mapapatawad ngayon. Pero sana sa susunod, mapatawad mo na ako. Pasensya sa ginawa ko. Alam kong hindi madali magpatawad.
Wala akong masabi sa'yo. Minahal mo? Minahal ko naman po siya. Pagkakasundo sa pamunong barangay sa Bangnaig, Cavite na magkabilang panig, nabigyan ng sustento itong si Edel ng halagang 2,000 at ito ay buwan ang ibibigay tuwing katapusan. Ito ay padadalas hanggang dumating ang hustong gulang nitong si Edel. Isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka na. Hello po Sir Rapi, thank you po, natulungan niyo po sa problema ko. Nagkaayos na rin po kami ni Mama na magsustento sila sa katapusan. Thank you po. Dahil merong Rapi tulpo ka na masusumbungan, pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal.